Muling napag-usapan sa Showbiz Now na, ang lagay na ngayon ni Vong Navarro sa Taguig City Jail, nilarawan ni Cristy Ferman na wala na raw itong mailuluha sa kanyang sitwasyon buhat ng ito ay ma-detain noong Setyembre. Ang mahirap umano sa lagay ni Vong, ay kung maayos kaya ang pagtrato sa kanya ng mga kasama niya. Sa loob ng Taguig City Jail, tulad ng hiling ng marami, dalangin ni na Cristy Ferman na maging maayos na ang takbo ng kaso ni Vong, nang makalabas na ito. Sources na nagkukwento sa akin na kung nauubos daw ang luha, wala nang maiiyak pa si Vong Navarro ngayon. Ay, kasi naman, ay, ito naman talaga yung pinaka matindi at ito yung pinaka aabang-abangan nila na huwag sanang mangyari, pero nangyari. Totoo yan. Hindi rin natin sukat akalain na aabot sa ganito yung indulto na nangyari sa kanyang buhay. Pero ang sinasabi ng kanyang mga abogado, napaka-positive daw ni Vong Navarro sa pagsasabi na kayang-kaya po natin ito, okay lang po. Pero kabaligtaran mo ng kinukwento ng mga nakakausap ko. Oo nga, tama. Siyempre, usually naman na, di pa pag ikaw lugmok na lugmok ka na sa kalungkutan, palalakasin mo kahit papaano man lang, sa isip mo na, pwede pa yan, merong pag-asa pa yan. At saka, di ba kapag marami pa tayong kasama, parang lamay yan eh. Kapag marami pa naroon sa burol, hindi pa natin masyadong nananamnam yung lungkot. Pero kapag ang lahat ay nag-uwian na, at nag-iisa na lang tayo sa isang sulok, doon na pumapasok yung sobrang lungkot. Ito na. Correct. At saka, alam mo, Dita Cristy, sa Carumel, yung ibig sabihin, akala natin tapos na ang lahat. Nung, di ba? Pagkatapos ng 8 taon. Pagkatapos, ito na, bigla na naman na hindi inapurbahan na ano, ibinalik ng CE doon sa... Ang iniintindi ko, ang kanyang dakilang ina. Siyempre, wala nang kapareha sa buhay na mayapa na ang kanyang ama, ang kanyang asawang si Tanya, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga tagahanga. Apektado pong lahat ng emosyon ng mga taong nagmamahal kay Vong Navarro. Kaya ang dasal ng lahat, sana ay mabigyan na siya ng pansamantalang kalayaan. Dahil dyan lang po mapapahinga ang puso at pag-iisip ng mga nagmamahal sa kanya, di ba? Oo, sana naman talaga po. Pakinggan naman natin yung kahilingan ng akusado. Tama ba na yung akusado? Total, hindi naman siya aalis. Nandito lang naman siya sa Pilipinas. Oo, nature of job, nandito. Wala po siyang plano na magtago. Hindi po niya tatakasan ang ating batas. Ang mahalaga lang po ay yung sana'y nakalalaya siya habang dinidinig po ang kaso. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagdinig ng kasong acts of lasciviousness at rape. Pero iba po talaga kapag ka ang kaso ay patuloy na dinidinig, ang mga hearing ay nagaganap ng nakalalaya yung pinagbibintangan. Yung bibigyan sa pangsamantalang kalayaan, totala atin na naman sa hearing, di ba? Pagka may hearing, o pumunta naman sa doon po, ibig sabihin, ang hinihingi ni Vong Navarro, na bibigyan naman siya ng kalayaan para na maano niya naman doon yung pamilya niya, mayakap niya, yung anak niya.